Hello, beautiful people in the world. Kamusta po kayong lahat? Welcome to my channel. And once again, it's me, Alimor na lang. And ayan, in today's video, ay magre-recap, magre-review, magkukwentuhan, at mag-share po ako ng aking teorya at reaction sa Love Die Woman. At ayun nga po, i-update ko po kayo sa hindi pa po nakapanood or nakapanood, ay mag-update pa rin po ako. So, yun na nga po, guys. Gising na nga si Dana. Nagising si Dana sa kasalukuyang itong si David at si Gia ay talaga namang nilusob na yung pagkakamali. Talagang dahil nga ito ay nalasing nga si nang Gia trying to unwind at out of town siya. But so nung yung pag out of town niya na yun to unwind and to refresh her mind na parang maiba naman yung atmosphere niya sa sobrang daming nangyari at sa madaling salita nga guys ito ay sobrang nalubog siya sa kahihiyan, which is alam naman natin na anak siya sa another family at anak siya sa bilang paging kabit ni Kai ay siya ang bunga sa pagkakamali ni David ni Adam at ni Kai ay siya ang bunga at for the second time around ay parang siya ay parang mangyayari rin sa kanya at which is naalala natin nagbitaw siya ng salita na she will never fall in love at the same mistake na pag as the same mistake ways of love na kung sakasakaling mag in love siya dun ay pipilitin niyang papatayin. But this time guys, alam mo yung parang pinaglaruan sila ng panahon, pinaglaruan sila ng kapalaran, yung emotionally involved na pinaglaruan ng kanilang mga naramdaman dahil kung bakit sa tao pang komplikado at hindi pwedeng mahalin, char, napakahugot. So yun, the question is paano nalaman ni David na nasa at ayun nga guys. Ang tanong nga dito kung bakit alam ni David na nasa vegan si Gia. Ito ay talagang namang kagulat-gulat kasi nga all of the sudden dumating siya doon sa lugar na kung saan sobrang parang alam niya kung nasan si Gia na nasiraan nito na flat tire ito and then all of the sudden nandun siya para mag-offer ng help na which is talagang para namang ano yon nag-update ng status si Gia. I'm vegan chilling parang ganun. So dahil nga dun sa pagpupumilit ni David na tulungan at talaga namang at night ng gabi na yon ay hinanap niya kung saan si Gia ay kung sakasakaling nasaan si Gia para hanapin at natagpuan niya nga ito habang ito ay nagpapakalasing na dahil nga sa sobrang sama ng loob sa nangyari sa buhay niya, nakita niya ito sa isang bar at nainis at galit ang naramdaman ni Gia dahil nga bakit hanggang doon ba naman ay kung kailan na talaga namang habang iniiwasan siya, the more na iniiwasan niya si David ay lalo naman itong nagkakaroon ng chance na magkita sila kung magkakatagpo sila sa isang lugar. And ito na nga guys, kasi nga dahil nalasing nga itong si Gia, doon na nangyari yung talagang to the point na itong kahit itong si Dana na nako, mga kunakomatos ay nagising dahil sa pangyayari na yon. So grabe yung impact ng pangyayari na yon sa Love Die Woman. Pag mga ganyan, nakakagising ng coma, nakaka-recover ng wala sa oras. Siyempre, dahil nga sa, let's say, sabihin na lang natin na nag-work na naman na ang, nag-work talaga ang sumpa kay Madam Lucy na which is hindi talaga sila magiging ma-happy at magiging komplikado at magiging komplikado pa ang lahat dahil nga sa mga, lalo na ngayon na nalaman natin at alam natin na may nangyari sa kanila at ito ay magbubunga. So ito na guys. Paano ito matatanggap ni
ni Mr. Wong, paano ito haharapin ni Gia, paano niya ito sasabihin sa kanyang magulang, paano pag nalaman ni Kai, paano lalo pag nalaman ni Dana at ni Madam Lucy, dahil alam naman natin na talaga namang 310 at talaga namang para kay Madam Lucy ay sila yung sumpa sa buhay niya. So, dahil nga sa sobrang, magkapatid sila at nagawa ni Gia yun, which is kasi naman itong si David, pwede namang umiwas, pero hindi talaga umiwas kasi nga pinaglaban niya yung kanyang naramdaman. So, saan sila dadalhin dahil sa pinaglaban niya ang kanyang nararamdaman, kundi sa naging komplikado at salimuot na sitwasyon. Which is ngayon, syempre, asawa niya, nagising na si Dana, asawa niya, so doon siya kasi asawa niya. Dahil nga itong si Gia din, ay hindi rin siya kayang ipaglaban ang kanyang naramdaman dahil mas pipiliin niyang isakripisyo ang kanyang sariling naramdaman. So parang naulit talaga guys, naulit yung nangyari kay Kai at nangyari kay Gia ngayon, which is ngayon si Gia rin ay alam natin na makita natin dun sa teaser na si Gia ay buntis. So nagbunga ang kanilang nagbunga yung nangyari sa kanila ni David nung nasa vegan sila. The question, yung pinagkakataka ko lang guys kasi kung bakit nalaman ni David na nasa vegan si Gia. At ito nga yung tito niya, yung kapatid ng kapatid ni Kai, 'di ba nagtatrabaho din yun sa company ng Dragon Empire. So parang alam niyo nag-aano ako dito, na parang yun naaano ko, nakikinita ako na may palagi may isa siyang isang pasabog, isang big part siya na ginagalaw, basta sa susunod na episode makikita natin na may mga isang malaking galawan itong kapatid ni Kai na parang para kina Kai, kasi nakikita niya na parang para kay Kai, na parang gumagawa siya ng paraan para for the sake of Kai, na part ni na Kai. So talagang kaabang-abang ito guys, kasi pasimple lang pero sa lingid ng kaalaman ng lahat, kasi nga napaka naging misteryoso yung lahat, ando na yung kung paano pinaglaruan ng sumpa yung buhay nilang magkapatid at yung buhay ni na Madam Lucy. So you can remember nga diba na gumawa nga to ng mga eksena at na muntik pang malagay sa alanganin yung kanilang negosyo dahil nga sa mga na skandalong ginawa na nagsambunatan itong tatlo. At dito mo makita kung gaano ka powerful itong si Madam Lucy at kung paano ka gaano din kabilis mag-isip mag-wipe out ng kanilang skandalo. And dito tayo sa paggising ni Dana. Nagising si Dana, which is gising lang siya pero lamtang gulay pa rin. So it's just like gising siya pero hindi pa rin siya makagalaw, hindi pa rin siya makakain on his own. So mag-undergo siya ng therapy, which is it takes months. So pero ang sabi nga doon ng doktor na may mga bagay na pwedeng may mga ways or isang bagay na gusto niya na which is makakatulong sa kanyang mabilis fast na recovery. So ito nga na-realize nga ni Madam Lucy kasi nga naguluhan na rin itong si David, pero sabi niya ng nanay niya, na advice niya ng nanay niya na no matter what happen, na kung ipagtabuyan ka Manila, just go there kasi asawa mo pa rin yan, kaparapatan mo pumunta doon. So kung pinagtabuyan ka at kung ano man yung mag-final decision nila, tanggapin natin. But then, still, gawin mo yon, punta ka doon, magpakita ka. So for how many days na siguro nagising si Dana, but the recovery, ito makikita mo siyang malungkot, na parang may hinahanap. So hindi niya nga nare-recognize yung sarili niyang pamilya, yung parents niya. At nang makita niya si David, nakapagsalita siya. So which is na doon na pagtanto ni Madam Lucy na David is a big help para doon sa fast na recovery niya. At masaktan at bugbugi na naman ni Mr. Wong si David kasi ayaw niya na nandoon ang presensya niya sa
ng itong doon sa hospital na nagising na nga si Dana. Pero inaano to, pinigilan siya ni Madam Lucy kasi nakita ni Madam Lucy yung naging pagbabago at reaction ni at nakapagsalita nga ng makita. So it's a big help. So doon pagkatapos noon binagbantaan na naman at talaga namang mapatay ni ni Mr. Wong itong si David dahil nga sa nangyari at ayaw nga niya, pero ang sabi nga ni David, I'm here to help. Pero dahil nga sa ayaw niya at talaga namang mabugbog na naman sana, pero andun si Madam Lucy para pigilan. Ito nga ay para nga kasi tinatawag ni David, hinahanap ni Dana si David. So ito na nga yun guys. So magbubunga yung magbubunga ang nangyari kay David at kay Gia. Magagaling at magiging mabilis ang pagaling ni Dana. So paano ito harapin? Paano nito nila harapin lahat-lahat ng ito? At mapababago ba kaya ng isip ni Mr. Wong, kasi humingi ng pasensya si Mr. Wong kay Gia at kay Kai para dahil dun sa nangyaring pagtakwil sa kanya, at nakiusap ito na magstay, wag nang lumayo dahil nga paalis sila at mga ibang bansa para magbagong buhay, magumpisa ulit. Pero let's see what happen kung ito nga ba ay tatanggapin nila ulit. Kung tatanggapin nila ulit, gano ka masilimuot ang kanilang buhay ni ano, dahil nga itong si Madam Lucy ay talaga namang palalim na palalim ang kanyang galit at kay G sa mag-inang ito. So gagawin niya bang impyerno ang buhay ni ng mag-inang ito? So paano, dahil this time pati si Dana ay magiging magkakaroon na rin ng galit once na malaman ni Dana ang nangyari while she's on coma. So guys, abangan natin ito, beautiful people. Abangan natin ito, huwag natin itong palagpasin, ang Love Die Woman. Kaya for more updates po, kung update lang po, ay nandito po si Alimore na lang at walang sawang mag-a-update sa inyo guys. And once again, thanks for watching my video. And God bless you all, beautiful people in the world. Maraming salamat po. Bye.